ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamako, mga buksi. So mga par, halos mahigit isang dekada na nga po ang nakakalipas matapos ang umaating kabong bakbakan sa pagitan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kalaban ng pinakamatigas na fighter noon sa welterweight division na si Miguel Angel Cotto, kung saan mga idol na agaw po ng Pinoy legend ang WBO title ni Cotto via stoppage sa round 12 ng kanilang laban. Bagamat mukhang hindi pa ito mga idol ang dapat na maging kalalabasan ng laban ni Pacquiao at Cotto, salip mas maaga pa daw sa round 12 na tapos ang bakbakan. Ayon lang naman kasi mga idol sa panayam ng isa sa mga kaibigan ng legendary coach na si Coach Freddy sa podcast ni Joe Rogan. Round 3 pa lang daw ng bakbakan ng mga idol ng dalawang superstar. Sinabihan na daw si Coach Freddy ni Boss Manny na bistado na nito ang galawan ni Cotto. Ibig sabihin nito mga idol, kayang-kaya na inakout ni Pacman si Cotto kung gugustuhin niya. Bagamat para daw kay Freddy Roach mga idol, ayaw daw ni Manny Pacquiao na inakout si Miguel Cotto sa kanilang laban. Ganito daw kasulid ang kabaitan ni Pacquiao sa kalaban nito. Sino ba naman daw kasi mga idol ang boxer na ayaw inakout ang laban. Sa ganun, isa ito sa mga basehan para manalo sa laban at talagang magpapatibay sa record mo sa boxing sports. Well, kung babalikan naman natin mga idol, ang naging laban ni Boss Manny kay Miguel Cotto, posible talaga pinagbigyan ng Pinoy ang Puerto Rican legend sa laban dahil pinabagsak niya na ito sa round 3 pa lang. Doon pa lang mga idol, drogi na talaga si Cotto. Kung tutuusin naman talaga, kaya nito tapusin ang laban. Pero bahagyang hindi masyado pinaloap ni Pacquiao si Cotto. Subalit habang tumatagal ang laban, nakakalanding po ng big shot ang Puerto Rican fighter. Kaya para sa atin, napilitan na lang talaga si Pacman na tapusin ang laban sa huling round na hindi naman mahirap gawin dahil wasak na ang mukha ni Cotto sa bakbakan. Freddy, at the after that fight, said, I talked to him actually, he said he didn't want to knock him out, didn't want to hurt him. Wow. That's how... Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po manalo ang super bantamweight prospect na si Elijah Pierce kontra sa ating kababayan ni si Magic Mike Plana via knockout, kung saan mga idol, maraming mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na kapag si Pierce daw nakalaban ng angas ng Pinas General Casimero, talagang may kalalagyan daw si Cuadro Alas sa bakbakan. Hindi daw malabo na mangyari sa kanya ang sinabit ni Mike Plana kay Pierce. Masyado malakas at malaki daw si Pierce para kay Casimero. Nahirapan nga daw si Alas kay Pilipos Ngitomba na hindi naman gaano kalakasan at kilala lamang sa matibay na fighter. Kay Elijah Pierce pa kaya, na halos complete package na daw ito para durugin si Cuadro Alas sa ibabo ng ring. Sa mga hindi daw nakakaalam mga idol, si Elijah Pierce lang naman po ang pahirap dati sa sparring kontra sa lightweight superstar si Gervonta Tank Davis. Talagang sinaktan niya si Davis sa bakbakan. Partida pa yan mga idol, kakapasok pa lang ni Pierce sa pro sa naging sparring nila noon ni Davis Boy.